Ginawa po yung pera, mga kaibigan, paikutin. Kasi kung di ka marunong magpaikot, tignan mo, kaya hindi ka umasenso. Diba? Dapat pag gumastos ka, meron bang balik sa negosyo mo yan? Yan yung lagi mong tatanong eh. May pera ka, papagawa mo ng bahay. Ang tanong, meron bang balik yan sa negosyo mo? Kaya ka ng maraming grocery, puro mga pagkain, yung iba, mga chicherya pa. Kasi kumita ka ng malaki. Ang goal mo lang, puro pagkain eh. Ang tanong, meron ba yung balik sa negosyo mo na magpapagenerate ulit ng malaking income? Tandaan nyo po, sa pagsisimula mo sa negosyo, sa loob ng 5 taon, huwag ka munang kabit ng kabit. Kailangan naglalabas ka na naglalabas sa business mo. Pag kumita ka, a portion of that, itatabi mo pagdating sa mga finances na bayarin mo, at the same time, ilalagay mo ng ilalagay sa negosyo. Package mo. Stocks, hindi pwedeng mawawalan ka ng stocks. Kasi pag nawawalan ka ng stocks, tatama rin ka magnegosyo. Maniwala ka. Hindi mag-iisip yung isip mo kung paano magbenta kasi wala kang nakikita. Masyado kang relax. Kaya sa pagsisimula mo sa negosyo, dapat isipin mo ano yung value na naibibigay sa'yo pag ginawa mo yan. Pag sumama ka sa training, pag nagpupunta ka sa potential business partner mo, dyan mo ilalaan yung pera eh. Yung pakikipag-meet up mo para mag-build ng relationship kasi namamrospect ka. Dahil ang pera, pag pera ang inisip mo, nakikita ka lang, gusto mo lang kumita agad or kumabig, pero hindi ka matututong gumagamit na magpalaki.